Mga ka-abangers, alam nyo bang may malaking revelasyon ang grand champion ng The Voice Kids na si Laika Gairanod tungkol kay popstar royalty na si Sarah Geronimo? Ano kaya ang revelasyon na ito ni Laika? Handa kaya si Sarah sa pagbulgar na ito ng singer? Yan ang aalamin natin sa balitang ito. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Hindi kaila sa marami ang pagbabago sa dating buhay ni Laika bago ito sumali at nanalo sa The Voice Kids noong 2014. Isang bukas na aklat ang kanyang buhay. Mangingisda ang ama ni Laika at nangungulekta sila ng kanyang ina ng mga plastic na bote at mga lumang dyaryo para lang makadagdag sa pambili nila ng pagkain araw-araw. Nagawa pang kumanta ni Laika sa mga kapitbahay nila para lang malimusan siya ng pera para sa bibilhin nilang pagkain. Nitong nakaraang buwan lang ay naging emosyonal si Laika nang kanyang balikan ang mga damit na naging bahagi ng pagsisimula ng kanyang singing career. 6 na taon na simula nang subukan niyang pasukin ang industriya, ngunit itinatabi niya pa rin ang mga dress at gown na suot niya sa mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Isa rito ang Frozen-inspired gown na kanyang isinuot para sa kanyang 10th kaarawan. Aniya, iyon ang unang beses niyang nakaranas ng magarbong selebrasyon. Andun rin yung yellow dress naman na isinuot niya nang mag-promote siya ng kanyang unang album. Ngunit ang highlight para sa kanya ay ang mga damit na isinuot niya sa The Voice Kids. Hindi niya napigilang maluha nang muling makita ang black and white dress na kanyang ginamit nang kantahin ang audition piece na Halik. Ang damit niyang raw yon ay pamasko ng kanyang ate. At ito ang dahilan kung bakit kahit marami na siyang nasuot na magarang damit ay hinding-hindi mawawala ang halaga nito sa kanya. Maingat ding itinatabi ni Laika ang mga gown na isinuot niya sa battle round at finale ng reality singing competition. Kaya naman, sa edad na 9, si Laika Gairanod ang hinirang na grand champion sa unang The Voice Kids Philippines taong 2014. At si popstar royalty Sarah Geronimo ang kanyang mentor. Miyerkules ng hapon, November 25, nagkaroon ng virtual press con ang Viva Artist Agency para sa kanya. 16 years old na ngayon si Laika at gaya ni Sarah, contract star na rin si Laika ng Viva Artist Agency. Ayon kay Laika, may kinalaman ang The Voice Kids coach na si Sarah Geronimo sa desisyon niyang ipaubaya sa talent management agency ng Viva Communications ang pamamahala sa kanyang singing at acting career. At dahil contract star na siya ng Viva, nangako si Laika na pagbubutihin niya dahil naniniwala siyang magiging maganda ang takbo ng kanyang career. Nagbigay siya ng kasiguraduhan na magagawa na niyang pagsabayin ang kanyang acting at singing career. Ito ang buong pahayag niya. Sinabi po sa akin ni Ate Sarah na kung gusto kong lumipat sa Viva, magsabi lang sa kanya. Nag-uusap pa rin kami ni Coach. Nagbabalitaan kami sa isa't isa. Siyempre po, malaking opportunity po sa akin na sinasabi niyang gusto niya ako maging part po ng mga concert niya. So, nag-Viva na rin po ako para magkasama na kami. Sobrang happy po ako. Gusto ko po ipakita kung sino talaga ako. Alam ko po talaga na mas gaganda ang career ko sa Viva. Iba na po ang journey ko sa dati sa journey ko po ngayon. Parang lumilevel na po. Kaya kailangan may mapatunayan po tayo ngayon. Ngayong nandito na ako sa Viva, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Marami po akong gustong gawin pero gusto kong gawin dito sa Viva. Gusto kong ipakita ang best ko. Gusto kong maging dancer, singer, actress. Mabilis ang pagdadalaga at malaking improvement sa kanyang pisikal na pangangatawan. Ngunit sinabi ni Laika na inaalagaan niya ang sarili niya para sa pamilya niya. Malabo rin raw ang posibilidad na magparetoke siya ng anumang bahagi ng katawan o mukha. Sa kasalukuyan, milyonarya na sa bilang ng subscribers sa video sharing website na YouTube ang mga awit na si Laika. Hindi raw niya bibiguin ang 1,000,000 subscribers sapagkat patuloy umano niyang gagawin ang lahat para mapasaya ang mga ito. Kamakailan ay nakiisa sa selebrasyon para sa kanyang 1,000,000 subscribers ang kanyang lola na isa sa mga naging susi sa tagumpay niya bilang vlogger.
kung saan kumanta ang maglola ng isang kanta sa Bisaya na labis na ikinasaya ng mga followers. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi pa rin nakaliligtaan ng mga awit ang pasalamatan ang kanyang mga tagahanga, ang pamilya at ang Diyos. Mga ka-abangers, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-type nyo na yan sa baba. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-type mo na yan sa baba para sa susunod naming vlog ay ma-mention namin ang pangalan mo. Bago tayo magpatuloy, mahilig ka bang kumain pero hindi mo na kailangang lumabas pa? Ito, panoorin mo! Sa mga cakes, pastries, homemade ice cream, Arabic and Persian cuisine, kontakin mo na ang numero na nakalagay sa inyong mga screens. Pwede rin yung bisitahin ang kanilang Facebook page para makapili ka ng mga gusto mo at sila na mismo ang maghahatid sa inyong tahanan. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga silog at mga lutong bahay, huwag mo nang alalahanin pa dahil sila ang bahala sa inyo. Kaya tawag ka na at sila din ang bahalang mag-deliver sa inyo. Para naman sa mga mahihilig sa mga malakasyonistang damit pero sa murang halaga lamang at tumatanggap din sila ng wholesale and retail. Tawagan mo na ang numero na ka-flash sa inyong screens. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!